Teka lang, Anthony. May time na ako dito. I-retire na. Okay, tama po kayo. May time na ho kayo. Okay? Teka lang, Anthony. Kung sinasabi mo pera, may pera na rin ako. Retirement fee. Kaya nga ako papasok sa business. Okay, may time ka, may pera ka. Pero ito naman sasabihin ko. Teka lang, akala ko ba wala kang alam? Tingnan niyo po to. May time ka, may pera ka. Eh buong buhay mo nagtrabaho, hindi naman nag-business eh. Tanong, anong alam mo sa business? Wala. So dahil wala kang alam sa business, ang pera, maubos hindi. Anong sense, nagtrabaho ka ng buong buhay mo, papasok ka sa business dahil wala kang alam, mauubos lang. O risk, hindi. Ba't parang lungkot ninyo? Huwag ho kayo mag-ala. Ito lang naman po ay napag-usapan lang. Huwag ho kayo mag-ala. Ito pa naman later lang yan. Na-advance lang ho natin at least para pagdating ng panahon, inalokan ka ngayon, huwag ho kayo mag-ala. Pagdating ng panahon, at least kita mo na. Yun din magiging problema mo. At least nakita nyo na. Na-advance na natin. Pero pagdating ng panahon, problema mo pa rin yan. Pero ano ngayon ang gusto mo? Ngayon o later? Diba mas magandang problema ngayon kaysa pagdating ng panahon? O, tingnan mo to. Kung ngayon mo ba papasokin ng business, later mo papasokin ng business, paras lang. Paras lang. Pumasok ka ngayon, pumasok ka later, paras lang, pumasok ka pa rin. Pag ngayon mo ba ginawa ang business, later mo ginawa ang business, paras lang. Paras lang, ginawa mo pa rin. Pag ngayon ka ba nag-decision, later ka nag-decision, paras lang. Yes, nag-decision ka pa rin. Pag ngayon mo inaral, later mo inaral ang business, paras lang. Yes, inaral mo pa rin. O tanong, kung kailan ka pa lang, tanong, ito po tanong, kailan ka papasok? Ngayon o later? Ito ngayon. Sino po yung first time? First time, bago lang po. Sir, first time. Ito, bata ko. Gusto ko mabata. Okay lang, sir, bata po. Anong pangalan mo, papa? Ha? Ay, Edwin. Ah. Pwede po ba natin palapakan si Edwin? Yan. O, Edwin, ito ka, ha? Okay lang, Edwin. Gamitin ko yung pangalan mo, ha? Okay. Mamaya may bonus ka sa akin. May kiss ka sa akin mamaya. Okay. Mamaya, ang pangalan ko sa totoo, Ruby Antonia, ha? May extra income ka sa akin. Okay? Hmm. Sige po. At parang sama ng tingin nyo. Hindi ito totoo, ha? Kunyari lang. Okay. Sige. Bumigay. Hindi ko mapigilan, Chris. Pwede po natin at nalusun natin, Chris Punta na, top distributor. Ayun naman yan, ang global ambassador. Yan. Kasi sa mga top distributor ng AIM Global po, out of 700 millionaires club, siya po ay nasa top 20 ng AIM Global. Okay? Kasi po, right now, we have 700 millionaires. Ito pong April po, katatapos na ng April, nakapag-produce po tayo ng 9 millionaires. So, ibig sabihin, dalawa, tatlong milyonaryo sa loob ng isang buwan. Nakakapag-produce po tayo. So, ganyang kabilis po, magkaroon po ng resulta dito sa AIM Global, lalo pag seryoso. Okay? Ito ngayon, Edwin. What if, Edwin, kung papasok ka sa business, ngayon o later? Siyempre, mas maganda nga naman kung ngayon ka magdi-decision. Ito, tingnan mo, Edwin. Pag ngayon mo ba pinasok ang business, tatanungin ko po kayo, pag ngayon mo pinasok ang business, ngayon mo ginawa, ngayon ka nag-decision, ngayon mo inaral, ngayon nyo po matututunan? Yes. Ngayon po kay kikita. Yes. Pag later nyo po pinasok ang business, later mo ginawa, later ka nag-desisyon, later mo inaral, later mo matututunan? Yes. Later po kay kikita. Tanong, kailan gusto mo? Ngayon o later? So, mas mabilis ngayon. Eh, what if, Edwin, ngayon mo ginawa ang business, nag-fail ka? Pwede hindi? Pwede. What if nga naman kung si Edwin po ay nag-fail? Eto maganda. Ilang taon ka na, Edwin? Oh, ito, 23. Tingnan mo ha, ngayon po ginawa ni Edwin, nag-fail po siya. Hindi po siya nag-succeed. Ito naman maganda sa'yo, Edwin. Okay lang mag-fail. At least bata ka pa. Eh, kasi naman dito ka mag-fail. Tama? Okay lang magkamali. Okay, kasi naman dito ka magkamali. Okay lang mag-try and error. Kaysa naman dito ka mag-try and error. Kaya okay lang. At least bata ka pa. Ito maganda, Edwin. What if nag-succeed ka? Eto maganda, Edwin. Bata ka pa, successful ka na. Bata ka pa, milyonaryo ka na. And ano ngayon ang pakiramdam mo at the young age, milyonaryo ka na. Eh what if ginawa mo ang business 2 years or 5 years from now, ilang taong ka pa lang?
Kung 2 years po yan, 25 ka pa lang. Kung 5 years po yan, 28 years old ka pa lang. Kung sa edad mo, 28 anos, milyonaryo ka na. Ano ngayong pakiramdam? Masarap o napakasarap? Ito maganda. Bago ka tumuntong ng 60, ilan taon pa nilipas? 32 years. Kung ikaw milyonaryo na sa ganitong edad, 32 years pa ang lilipas bago ka tumuntong ng 60. May pagkakataon ka pa palaguin ang millions mo 32 years from now. How do you feel? Bata ka pa, successful ka na. Masarap? Edwin, tingnan mo ako. Bata? Successful? Ba't parang ayaw ninyo? So ngayon ang pakiramdam. So pinapakita ko na sa iyo yung advantage. Mas ang laki ng opportunity mo, mas maganda yung chance mo. At least dito mapapalago mo pa pera mo pag nagmaaga ka nagmilyonaryo. Maaga kang kumita ng malaki. Kahapon po yung nag-training ho dito si Nanin Razon, 22 years old pa lang. US qualifier, Asian qualifier, Europe qualifier, nag-profit sharing po siya ng 1.5 million right now, kumikita po siya ng 1 million per month. 22 years old. So ano ngayong pakiramdam mo, ganung edad ka pa lang, may milyonaryo ka na. Nakuha niyo po? Sige po. Okay. Ngayon, kailan ho kayo papasok sa business? Ngayon o later? Okay. Business na tayo. O sige ah. Anthony, wag mo nang patagalin. Nakapag-decision na kami. Potential ng business. Natulungan mo na kami kasi mas maaga papasok sa business, mas okay. Totoo? Kasi pag maaga mo pinasok ang business, ngayon ka nag-decision, hindi mo pinatagal. Kasi bakit? Pagpapatagalin mo ang nawawala, time and effort. Totoo hindi? Tandaan ninyo, time and effort equivalent light. Kung saan mo binubuhos ang oras at panahon mo, dun mo rin binubuhos ang buhay mo. So hanggang kailan ka magdi-decision bago mo pasukin ang business? Kung kailan ubos ng time? Kahit na yumamang ka, hindi mo pwedeng ibalik. Hindi mo kayang bumili. You cannot buy any single of, seconds kahit mayamang ka. Totoo? So ngayon, so mas maaga mo siya papasukin, mas maaga mo matututunan, maaga mo maaral, maaga mo magagawa. Pag maaga mo magagawa, maaga ka magkakaresulta. So ngayon, sige Anthony, nakapag-decision na kami. Papasok kami sa business. Okay, anong klaseng sistema yan? Anong klaseng business? Eto na. Eto na yung business, ha? Networking. Ba't parang sama ng tingin sa akin? Teka lang, Anthony. Pakiulit nga, business, tapos sasabihin mo sa akin networking. Teka lang, Anthony. Ang dami mo sinabi, pinaligoy-ligay mo kami. Networking din pala. Teka lang, Anthony. Networking. Kung ako papasok sa networking, hindi ko kayang pumasok. Bakit? Ayaw ko nagbebenta, ayaw ko nakikipag-usap, ayaw ko nakukonvince. Ew! It's not my line. Totoo, hindi. Alam nyo, minsan yan, minsan yan po yung nagiging problema ko eh. Every time I explain, may perspective na naman ang tao. Ang tao po may perspective, pagdating sa business, capital, ganito ang problema niya. Walang pera, walang time. Na-convince ko nga mag-business. Na-convince ko nga po na potential ng business. Kaso nga lang, yung business na papasukin mo, networking. Eh, paano po yan? Eh, paano yan kung may mga tao po dito ayaw ng networking? Wala po akong magagawa. Huwag ho kayong magalala. Hindi ho namin kayo pipilitin. Nirespeto ko yung decision ninyo. Kaya ayaw ng networking, maaring ito problema, kaya ayaw mag-network. Ayaw nagbebenta. Di ba ayaw ng tao yan? Ayaw nagkukonvince. Ayaw nakikipag-usap. Ew! Yak! Yakness! Okay. So anong option mo? Eh, na-convince kita mag-business. So anong option? Ito, option, no? Huwag ho kayo mag-alala, pwede ho kayo mag-traditional business. At least may idea ka na. Basta ang importante, magkaroon ka ng idea kung kailan ka papasok sa business. So pwede ho kayo mag-traditional business. Lahat ng traditional business, maganda po yan, basta legal, moral, ethical. Totoo? Kahit anong pasukin ng business, kahit mambabalot, mantataw, business nyo po, okay lang po yan, magandang negosyo. Yun nga lang, bigam mo ko ng pagkakataon, kahit isang minuto. Pakita ko lang sa yung difference ng traditional business sa network marketing. Okay lang po ba? Para at least maksipe pa, baka magbago pa ang decision mo. Matulungan kita na okay pala ang network marketing. Okay? Marahil yung iba dito may business na. Okay po traditional business, pero pakita ko lang, yung sa mga may negosyo na,